Naku, si Bea Alonso, matanda na. Hindi na bagay kay Alden Richards. Kita na yung wrinkles. Eh, pero ba't sabi na yun ni Miss Corina? Salamat at sa kanya pinagkatiwala yung kwento. Eh, marami na palang may alam. Oo, marami. Marami kami pinagkatiwalaan ni Dr. Rebello. Si Andrew Shimmer, tsaka yung kanyang mga anak, tuwan-tuwa. Ha? Oo. Ang problema na rin, yung ibang mga pasahero, galit na galit sa tatay ko. Hello mga ka-ate, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamaloy. Ito po si Diyosa Poco. At ito naman po si Papa O at si OGT. At ano pa nga pa, ang lagi inyong inihilip sa amen. Ichido mo na, dali! Hi, ha! Dito pa rin po tayo sa Sydney, Australia. Yes! Diba? Sydney, basta may internet, basta mayroong mga online news, ayan, nakakabuo tayo ng mga kwento. Yes! Yes, uh-huh. Oo, nakakapagbigay pa rin tayo ng aliw at ng mga balita. Tama! Tungkol sa kaganapan dyan sa Pinas. Ay, nako, speaking of kaganapan, Nay. Right. May upcoming na ganap, Nay. Malapit na ang birthday ni, Miss Bea Alonso, di ba? Ay, hindi mo naman mapipigilan niya. Ay, birthday niya? Sa kaya may handaan? Ay! Ay, naman, kunwari na sa shock dahil may birthday na gaganap, pero manginginai. Ayun na nga, pero feeling ko hindi makakapunta si Diyosa. Mukhang malayo-layo ang kanyang celebration. Mukhang sa Espanya. Hindi makakapunta pala ako. Ano ka makakapunta, Gaga? May isa ka? Eh, siyempre, bandang US lamang naman pala yun. Gaga! Spain! Sa Madrid. Yes! Sa Madrid. Yung telepon naman ako dyan. Kasi meron siyang apartment doon. Kasi nga, suwi niya, hiningi niya ang birthday gift sa GMA na makapagbakasyon siya. Parang maaskaso niya kasama yung buong family niya doon nga para makapunta sila sa Espanya. Oo, alam mo ba, tinignan ko yung mga presyo ng mga gano'n ni Bea. Mga $2 million. Wow! Yes. Ang taray. Oo. O, bili ka na na. Ano ba yung dollars pe? Nandiyan yung candy. Pero Diyos ko, no, capable naman si Bea. Dahil si Bea, masinop yan. Mm-hmm. Imagine mo, ilan yung hectare niya? 11 or 16 hectares siya meron sa farm niya. Sa Zambales, di ba? Mm-hmm. Na pag tinignan mo yung drone shot niya, mm-hmm, ang ganda ng mga hilera ng mga puno. Yes, nanay niya yung nangangalaga, no? Yeah, ganda, no? Ang isa pa niyang birthday wish, Nay, alam mo ba kung ano? Ano? Positivity. Kasi nga, sa dami ng mga bashers, napatuloy na nagbabash sa kanya na minsan, hindi naman niya daw ma-help kundi masaktan dahil tao lang din man daw siya, di ba? Pero speaking of bashers, Nay, di ba, parang ang number one niyang bashers, si Manay Lolit. Aminado naman si Ate Lolit na number one basher siya ni Bea. Pero alam mo na yun, pinagtatakahan ko, at I'm sure pinagtatakahan din ng ibang mga netizens, no? Ano bang nagawa ni Bea Alonso kay Manay Lolit para talagang maging, suki, kumbaga, ni Manay sa mga topic sa mga post niya? Ah, wala. Ha? Trip lang? Alam ko wala. Oh. Si Bea personally kay Manay Lolit, wala. Oh. Kasi ang nakakwento lang ni Ate Lolit, parang hindi siya in-invite, in-scratch yung pangalan niya. Doon sa imbitasyon ng Beauty Derm na endorsement ni Bea, yung sa press list, binura yung pangalan daw ni Ate Lolit. According to my source, walang kinalaman doon si Bea Alonso. Ang alam ko, at nakarating sa akin, pwede rin itong iwinawin, ha? Ang nagpa-tsugi ng name niya doon, yung manager ni Bea Alonso. Ah, hindi si Bea? Si SK, si Shirley Kwan. Ah, so hindi si Bea? Oo. Oo, yun ang sabi ng aking source. Oh, bakit si Bea ang naging topic ng Ayun nga, parang siguro, hindi natin alam kung alin ang nauna, kung yung itlog o yung manok. Una bang tinira ni Manay Lolit si Bea? Kaya itong si Shirley Kwan ay nag-decide na alisin natin si Manay. Kasi baka nakakaya, hindi naman niya gusto si Bea. Parang ganon. Diba? Or otherwise, alisin natin si Manay, baka nakakaya naman. Biglang ma-on the spot niya si Bea doon. Eh, dapat launch yun. Dapat araw yun ng endorser. Ang problema kasi, nakarating kay Ate Lolit na bakit siya tinanggal. Sino nagparating kay Ate Lolit na tinanggal ang pangalan niya?
So, syempre, si Ate Loli, manager din siya, at the same time, reporter, syempre, naisip niya, ay, pinatanggal ako ni Bea, tsaka ni Shirley. Pero meron akong source na nagsabi, wala rin kinalaman dun si Bea kung naalis man yung pangalan ni Ate Loli. Kumbaga, it's between Shirley Kwan and Ate Loli. Ah, eh, yun naman pala, Nay. So, hindi naman pala si Bea ang ano, kumbaga may issue si Manay Loli. Dun pala sa manager ni Bea. Eh, bakit si Bea ang lagi yung sinasabihan na, nako si Bea Alonso, matanda na, hindi na bagay kay Alden Richards, kita na yung wrinkles. Bakit siya yung laging ginaganon? Siyempre naman, Mama Loy, kung gusto ma-viral ni Manay Loli, siyempre mas itirahan niya si Bea kumpara sa manager. Tingin ko lang naman. Sanay sa social media. Siyempre, tingin ko lang naman. Oo, kasi syempre, di ba, naging successful nga yung putubumbum ng Bobby Boy. dahil binairal mo, di ba? Diba? Ang daming na, no, pila-pila pa. Kasi nga, nagpatira siya dun sa bumbum. Boy! Ay! Hindi naman matagalan syempre si Manay Loli sa showbiz industry. Alam niyo yung mga galawan. Eh, di ba? Iba yun. Ano kinalaman dito ang baby ko? Ha? Eh, sino nag-imbita sa yate? Ay! Kasapan yung tatay. Uy! Simula pa lang yung bahay. Hindi siya nakatulog, kakainisip. Oo, hindi. Nakapanood ng baby ng bata. Mukhang talagang natira na sa bumbong. Nang pumapuputo yan. Oh, anyway, alam mo, may point naman si ano doon. Dahil kahit naman ako, no, gusto ko mapansin yung aking panulat, yung aking article, yung aking post. Siyempre, mas gagamitin ko nga si Bea kesa sa manager. Pero hindi ko alam kung pareho kami nang naiisip ni Ate Loli. Doon naman sa kampo ni Bea, ang nalaman ko kasi, last year, pa isang taon na rin tinitira ni Ate Loli si Bea. Kaya Ate Lolit naman, nung na-interview ko, sabi ko, Ate Lolit, ano, titigilan mo na ba si Bea? Oo nga, titigilan ko na. Eh, syempre, kagagahan din ni Ate Lolit. Hindi niya rin mapigilan ng sarili niya. Oh. O di, titigilan niya si Bea. Walang katapusan, di ba? Tapos, syempre, yung mga news niya against Bea, dinadampot. Oo nga. Pero, narinig ko dun sa kampo ni Bea, wala raw sama ng loob si Bea kay Loli. Kundi, nagtataka lang daw si Bea kung anong kasalanan niya kay Loli. Kasi nga, wala, feeling niya wala. Siguro kay Bea, parang kung sobrang close kayo ni Bea, pag sinabihan mo si Bea, tinira mo si Bea, masasaktan yun kasi kaibigan ka niya. So, feeling ko, hindi nagkaroon ng relationship si Bea at si Ate Loli. Kaya walang feelings si Bea sa mga nangyayaring ito. Although, syempre, kung ako tatanungin bilang manager, somehow nakaka-apekto ito sa career ni Bea. Kasi, di ba, parang dapat ito tinatapos na. Kung meron mang hidwaan, kung meron mang tampuan si Shirley at si Ate Loli, dapat ano na to, wala na ito, dapat ano na, move on na lahat. Oo, para din maganda yung dating ni Bea. Para din, di ba, kawawa naman din si Bea. Oo naman. Kasi siya ang napupuruhan, kumbaga sa bingo. Kumbaga nasa gitna siya nun ng mga nag-uumpugang bato. Oo, kung ang may issue yung dalawang manager, dapat sila talaga yung mag-usap. Pero sana na yan, no, magkabati na sila. Kasi di ba, pwede namang love-hate yung relationship, di ba? Ito nga yung ano ko. Siyempre, kilala ko na si Ate Loli mula pa nung ako yung nagsisimula. Oo. Sobrang magmahal yan. Iaharang niya ang katawan niya sa bala. Di ba? She'll take a bullet for a friend. Tsaka ganyan nga siya na yun, di ba? Yung love hate, mahal kita, pero magagalit din ako sa'yo, pero mahal pa rin kita eh. Parang sila ni Chris Aquino, di ba? Oh, di ba? Kahit na may love hate yung relationship nila, o kita mo ngayon, di ba? Kahit na may sakit si Miss Chris, tumutulong din siya kay ano, Manay Lolit. At ina-acknowledge naman yun ni Manay Lolit na tumutulong sa kanya si Chris. Oo, di ba? Kaya nga sabi niya Ate Lolit sa kanya pagdadayalis, sa ang ginagasos, ang daming gustong tumulong sa kanya. Di ba? Oo, di ba? Nakakatuwa naman ay si Chris, ano, biro mo may sakit na siya, pero nakuha pa niya tumulong. Kaya nga sabi ni Ate Lolit lagi na, sa kanyang post na walang mean bone si Chris. Ah, teka muna, speaking of dialysis, may mga nababasa ako sa comment na ito nga daw si Manay Lolit, eh, may sakit na nga, tapos dinadialysis pa, eh bakit tinitira niya pa din at kung ano-ano pinagsasabi kay Bea? Bakit nga ba, Nay? Yan ang hindi ko alam, no? Baka yan ang nakakapagpalakas kay Ate Lolit.
Ha? Talaga ba? Hindi pa yung mga comment. Pero ako, ako personally, bilang kaibigan ko si Ate Loli, siguro dapat, ihinto na rin ni Ate Loli. Napuruhan na niya ng gusto si Bea. At hindi naman lumalaban si Bea. Oo nga. So, siguro dapat, pahinga na. Otherwise, kung yun na nakakapagpalakas kay Ate Loli, siguro kung sino lang yung talaga kaaway niya, yun na lang. Kung si Shirley, or otherwise, si Shirley, mag-usap na lang sila ni Ate Loli. Total, isa lang naman sila eh. Pare-pareho kami miyembro ng PAMI. Diba? Tsaka parang wala na pong stress, Manay. Kasi nga, parang na-enjoy niya. Oo. Siguro, no, kay Ate Loli, no, baga time first muna. Awat muna Ate Loli, no? Para na rin syempre sa kalusugan ni Ate Loli. Ako talaga, honestly, I always pray for Ate Loli, for Chris. Kasi syempre, may sakit sila. Diba? And kasabay sila ng pag-pray ko sa nanay ko. Yes. Pag-pray ko natin sakit. Si nanay. So, mas masarap marinig na maraming nagdadasal para sa iyo. Kasi mahal ka nila. Totoo. Alam niyo, Mama Loy, Tito OJ, yung kwentong iyan, hindi nilalayo sa kwento ng tatay mo. Bakit? May tumitira din sa tatay mo? Hindi. Kung gaano kabait si Bea Alonso, dahil siyempre hindi niya pinapatulan si Manay Loli dahil nakatanda sa kanya. Ganyan din ang kabait ang tatay ko sa mga matatanda. Abay, biruin ninyo sa isang bus. Punong-puno. Ang daming nakatayo. May sumakay na matandang babae. Ang daming bitbait. Tapos ay uugod-ugod na ang matanda. Sa awa ng tatay ko, ibinigay ng tatay ko yung upuan niya sa matanda. Siya ngayon ang nakatayo. Tapos siya pa may bitbit ng maraming dala. Inaramdaman niya ng pagkabigat nga. Alam mo, tawa, normal naman yan eh, di ba? Pag nakakakita ka ng matanda, lalo na hirap na hirap, tutulungan mo talaga. Tama yung tatay mo. Napakabait talaga ng tatay ko. Ang problema na rin, yung ibang mga pasahero, galit na galit sa tatay ko. Bakit daw ginawa yun? Kaya sa galit nila, ay naku po, nagbabaan na sila, lahat ng mga pasahero. Tapos galit na galit pa sa tatay ko, lilipat na daw sila ng ibang bus. Ay, apakahirap pa naman daw magbakay ng bus. Bakit? Eh, tumulong na nga lang. Di ba dapat natuwa pa sila? Yun na nga ang masama. Kahit naman ako, bibigay ko upuan ko. Ayun na nga ang masama. Gumawa na ng mabuti ang tatay ko, kinabukasan, tinanggal pa siya sa trabaho. Nawala ng trabaho? Tumulong lang sa matanda? Kaya nga, ho. Bakit? Eh, ang tatay ko ang driver ng bus eh. Ay, alam mo na, speaking of may sakit, syempre hindi man tayo natutuwa na may mga may sakit, di ba? Pero pinag-uusapan ngayon sa apat na sulok ng mga tindahan at social media. Yung pag-amin ni Miss Vicky Bello o ni Doktora Vicky Bello na nagkaroon nga siya ng cancer. Oo nga. Na third stage na ng breast cancer. Oo, i-acknowledge natin nandun yan sa kay Corina Sanchez. Panayam kay Doktora Vicky Bello. Pero na, di ba nakausap na si Doktora Vicky Bello dati? Hindi niyo ba yan napagsikahan? Actually, matagal na pong alam ng industry ng mga kaibigan ni Doktora Bello. Pero ito iniligin. Ipinakiusap din kasi sa amin, mga kaibigan, na dead man na. Huwag na munang ibalita. Oo, dahil kahit ako, nung in-interview ko siya, yun din ang bilin niya. Please don't talk about my breast cancer. Ganyan. Sabi ko, okay, Doc. Pero okay na si Doc. Yun naman importante. Pero ba't sabi na yun ni Miss Corina? Salamat at sa kanya pinagkatiwala yung kwento. Marami na palang may alam. Oo, marami. Marami kami pinagkatiwalaan ni Dr. Bello. yun naman ang totoo. Pero, di ba, at the end of the day, si Corina pa rin nakapagpaamin kay Dr. Bello. Kumbaga na-convince si Dr. Bello na ilahad yung kanyang kwento about yung journey niya ng pagkakaroon ng Big C. Pero at least okay na si Dr. Bello, di ba? Parang sumabay pa yung mami niya. Oo. Di ba? Na namatay yung mami niya. Habang siya nagkikimo.
Tapos sabi ng doctor, mga 2 to 3 years lang ang buhay. Ganyan, wag na mag-chemo, ganyan. Ayusin na lang ang mga affairs. Pero lumaban siya. Oo, lumaban si doctor. At naman, ito hindi alam ng mga ibang tao na hindi nakakakilala kay doctor. Akala nila nagtitiktok lang to. Akala nila yaman-yaman, palit ng damit sa TikTok niya. Shopping. Ganon. Oo, shopping lang ang shopping. Travel. Puro mga branded bags yung binibili. Mm-hmm. Parang hindi raw nakakaranas ng paghihirap. Diyos ko po, ako na po nagsasabi kung gaano ka-generous ang isang Vicky Bell sa mga charity. Alam mo, Loy, nung humingi ako ng tulong dati kay Dr. Vicky Bell para sa mga pasyente namin sa Kasusu Foundation, sa mga breast cancer patients namin, hindi nagdalawang isip si Doc Bello. Talagang, nagbigay siya. Nagbigay siya ng tulong na na-shock ako sa laki. Wow. Yes. Tapos, dun niya na sinabi, I know the feeling, Odge. Ay, sinabi niya sa'yo. I feel them. So, dun ko nalaman na meron siyang CA. Oo. Kaya sabi niya, don't make balita na lang ha. Sabi niya, huwag na kasi baka maraming magtatanong ganyan-ganyan. Siguro someday, I will admit it, but not now. Not for now. Ganyan. Kaya swerte si Corina dahil inilahad sa kanya at naging open na si Dr. Bello. Pero hindi lang si Corina pinagkatiwalaan. Madami kami sa showbiz na hindi rin naman nagkalabas. Although, nabalita na rin yan dati. Pero parang wala masyadong confirmation na naganap from the camp of Dr. Vicky Bello. Pero napaka-generous na tao ni Dr. Vicky Bello. Tinan mo naman, mahal siya ng Diyos. Siguro yan yung sinasabi mo, Nay, no? Pag mabuti kang tao, marami ka natulungan, maraming magdadasal para sa'yo. Baka nung time na yun, ang nagbugbog ang langit sa mga prayers. Oh, mas masarap yung gano'n na, siyempre, at the end of the day, lahat ba ng yaman mo, masasama mo sa ataon? Hindi naman, di ba? Ba't ka Hindi, dahil napag-usapan nyo kanina yung sa Kasusu Foundation. Oh, mag-donate ka ba? Ay, hindi. Ay, ano naman ho, hindi... Kala naman. May event pa naman sa 16. October 16 na, di ba? October 16, nandun kami. Diyos ko. Kailangan, kulang mga pa. Mga 300 yung participants sa mga pasyente nandun. Sana man lang. Tago 1,000 sila, Diyosa. Oh. Ha? 1,000? Oh. Ay, hindi, nareguloan ko na lang kayo ng kwento. Ano yung kwento mo? Ano naman, hindi tungkol sa sakit. Pero since napag-usapan niyo sa Kasuso, naku po, narinig ko ang tatay. Ay, hindi maingat. Bakit? Ay, paano? Ay, dinglaan naman ang pagitan ng kwarto namin. Oh. Ay, nagdadala niya babae ang tatay. Oh. Abay, marami din napapaibig. Oh. Marami din babaeng kinakausap. Oh. May mga kabel. Ay, mabait, may kabel. Hello. Wala doon ang nanay mo that time? Wala. Ay, nakikipag-usap sa telepono. Oh. Ay, syempre, mahina ang pandirig ng tatay ko. Ay, loud speaker. Oh. Ay, dinig-dinig ko naman ang pinag-uusapan. Oh. Abay, ang kapal ang mukha ng babae. Mm. Nahingin ng pera sa tatay. Oh. Sabi ng babae, mahal, padalan mo naman ako ng pera. Wala na akong panggastos. Oh. Ay, nagalgan yung tatay ko. Oh. Aba. Oh. Kung makahingin ka sa akin, parang anak kita. Ay, lagi-lagi ka na lang nahingi, ah. Ikapapadala ko lang sa iyo. Ako ka ang tatay, ma'am. At sa akin ka na lang humingi ng huminga. Ano sabi ng babae? Oh. Ano sabi ng kabe? Oh. Aba rin! Oh. Grabe ka naman kung makasumbal ka sa akin! Ay, ikaw nga! Dede ka ng dede sa akin! Anak ka kita! Ewan ko sa'yo. Ikaw ko pala ang dalawa. Sama rin nga naman yung babae. Ewan ko sa'yo. Oh, anyway, naman, and speaking of anak, si Andrew Shimmer, tsaka yung kanyang mga anak, tuwan-tuwa. Ha? Huh? Oo, dahil finally natanggap na nilang silver play button mula sa YouTube. Wow, congratulations! Naka 100,000 subscribers na sila. Ayun, muli tingin ko, naka 133,000 na sila. Wow! Subscribers. Alam mo, Loy, yung kinikita nila dun sa YouTube, yun ang pinang bibili ng mga gamit sa ospital ni Andrew para sa kanyang misis na hanggang ngayon ay
ipinaglalaban pa rin nila. Oh. Na madugtungan ng buhay. And I'm sure yung pagdilat ni ano ni Jo na nakaganon na ibinabalita sa kanya ng mga anak niya na nakuha na natin yung silver play, mahal na mahal tayo ng mga tao, ng mga subscribers. At tinatangkilik nila tayo. Ayan. I'm sure yung pagkakadilat na yon talagang tuwan-tuwa rin yung si Jo. Eh, naita ka lang. Di ba dati parang nabalita na lalabas na ng ospital? Bakit parang nasa ospital pa rin? Feeling ko, Loy, hindi pa rin sila pinapayagan ng ospital. Kasi di ba may mga episodes pa rin si Jo eh. Na kunwari, nandun niya sa bahay. Kahit alam na ni Andrew yung kanyang routine. Para kung ano yung i-administer, kung ano yung papainumin or gagawin kay Jo. Mm-mm. Eh baka may mga episodes na hindi niya kakayanin. Tatawag na naman sila ng doktor. Diba? So, or irarush na naman nila sa ospital. Mas maganda talaga ang andan pa. Oo. Pero syempre, yung mga ibinabayad nila doon ay yung mga donasyon mula sa mga may mabubuting puso. Ay, speaking of donasyon, Nay, may mga nagpaabot din, di ba? Oo. Ng donasyon, yung mga nanood dun sa Fiesta Kultura. Correct. Ayan, at ipadadala natin yan kay Andrew. Wow. Di ba? Salamat po mga kababayan sa Sydney. Oo, sabi nyo, konti lang yan, ha? Basta naantig lang ako sa kwento ni Andrew. Kasi nga, yung asawa niya, nakarelate siya. Dahil, ilang bang binilang? Ilang buwan, maraming buwan na inilagi sa ospital na parang halos ganun din ang sakit pero nabuhay. Wow. O, kaya alam daw niya yung pakiramdam ni Andrew. At nakakatuwa si Andrew, ha. Mm-hmm. Yung mga babae, naiinggit kay Andrew. Kasi syempre lahat ng babae ganun ang ideal guy. Mm-hmm. Na sa hirap at ginhawa, lalo na sa pagkakataong may sakit, andun yung kanilang asawa. Kaya naman sana all daw ay katulad ni Andrew. Mm, diba? Grabe yung kadakilaan, kagiti niya ni Andrew para kay Jo. Kaya naman yung mga anak hindi rin bumibigay. Oo. Kasi yung tatay nga namin hindi bumibigay, ba't kami bibigay? Tsaka nakapaka-positive nila, no? Pati yung mga bata, makita mo kung gaano sila ka-positive dun sa sitwasyon ng nanay nila. Correct. Oo. Hindi nila dinadamdam o dinidibdib o nilulugmok yung sarili nila. Happy sila. Lagi silang full jolly. Kasi kailangan nakita ni ni Jo na lahat nakatawa, nakangiti, nagtatawanan, masaya sa paligid niya. Kasi once makita ni Jo na malungkot si Andrew o yung anak, nakikita mo na nangingilid yung luha dito. Bilang reaction dun sa lungkot. Kaya hindi sila dapat magpakita ng lungkot. Kaya naman syempre, patuloy pa rin naman na kumakatok sa mga kababayan natin, si Andrew. Na baka meron kayong maitulong para lang, alam mo yun, tuloy-tuloy ang gamutan. Totoo. Dahil mahal din naman ang per day sa St. Luke's. At kasi hindi na sila pinapaalis ng St. Luke's dahil nga... May balansi pa. May balansi pa doon. Pero, nakakatuwa naman dahil yung St. Luke's napaka-understanding sa kanila. Mm-hmm. Yung promissory note na pag nagkakapera si Andrew, ang una niyang iniisip, makabayad sa St. Luke's. Mm-hmm. Pero syempre, ang ano rin natin, ang hiling din natin, ang dasal din natin, si Jo din. Gumaling din. Para, kasi gusto ko makita si Jo na yakap-yakap niya si Andrew. Totoo. Maraming salamat pa, talagang dito ko napatunayan kung gano'n mo ako kamahal, gano'n mo kamahal ang pamilya natin. Totoo. Diba? Kaya Andrew, matulog ka naman. Ikaw naman huwag ka sa kamalakas, ha? At syempre, yung mga gusto tumulong nandyan po sa ilalim, ang GCash nila at yung kanilang BDO account. Okay? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Naku, kung hindi pa ho namin kayo subscriber, sana mag-subscribe na po kayo. I-click ang subscribe button dyan sa ibaba at kung naibigay niyo pong ating episode ngayon, ha? At meron kayong komento sa ating mga chika, mag-comment na po kayo below. I-click ang like button at huwag na huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag-click niya kayong unang-unang manonotify na meron kami latest updates. Uh-huh. At syempre pa,
ang kanya-kanya naming channel. Ay, ayun na nga! May channel din si Mama Loy. That's M-A-M-A-L-O-I. May bago po akong vlog dyan. Isa na naman pong episode ng mga ganap namin dito sa Australia. Yay! Ayan, Josa. At dahil si Mama Loy ang una maglalabas ng Australia tour namin. Saka ako na i-vlog ang akin. Panoorin nyo muna po ang aking... Si Baby Boy. Ayan na. Baby Boy Part 1. Inirelease na po ang Part 2. Ay, taray. Ay, ano ba? Dito po yan sa aking YouTube channel at saka sa Facebook page. Josa po ako at sa aking TikTok at Instagram. Ayan. At syempre pa ang aking panayan kay Chinkitan. Mm-hmm. Oh, kung paano kayo magsisimula na 1,000 lang ang pera niya. Diba? Posible pala. Oo, at baka yan ang maging hudyat para yumaman kayo. True. Diba? Mm-hmm. Yan ay sa OGDS Inspires lamang po, ha? Yeah. At syempre pa, ang OGDS Showbiz Update po ay meron na rin fan page. Yes! Meron po kami yung Facebook, yung pong 1,000 na ang followers. Ha? Kasi may peki po. Ay, naku, nakakaloka ka. Kung sino ka man, nakakaloka ka talaga. Tapos pinapost mo pa, kakapost lang namin, pinapost mo na agad. Diba? Kakaloka yung demonyo. Oo nga, diba? Tapos meron din kami podcast kung ayaw mo kami makita yung mga pagmumukha namin. Uh-huh. May podcast din po kami. Yes! Sa Apple at sa Spotify. Gusto mo yun? Oo, oh, diba? Para mas may magawa sila dito, OG. Diba? Habang nakikinig lamang sila. At syempre pa, meron po akong bagong channel. Paki-subscribe na rin po ang OGDS TV. Tutulungan po natin yung makilala yung mga maliliit na negosyo. At makikilala rin po natin kung bakit nagtagumpay naman ang isang negosyo. Mm. At ano yung backstory ng kanilang negosyo. Wow. At kung ano-ano pang mga gagawin namin dyan sa OGDS TV. Okay? Wow. Oy nga pala, Loy. Oh, yes, gusto natin magpasalamat sa ating friend na si Erica. Na kapatid ng dating artist si Hazel Espinosa. Ooh. Si Erica na member dati ng Daybook Buddies. Oh. Oo. Na nandito na ngayon sa Sydney, Australia. At talagang tinrip kami. Mm-hmm. Na mapaganda ang aming kutis. Oh, sobra naman ang pagtitrip. Ito, OG. Bakit? Niyabangan tayo. Diyos ko. Ha? At hindi tayo makandaubos sa pagkain. Diba? At saka na-experience natin yung kanyang Filipino Beauty Center. Diba? Kaya sinabi na yung Filipino Beauty Center kasi puro Pinoy po yung mga nandun. Bukod sa Pinoy ang may-ari. Diba? Pinoy ang mga staff, ang mga estheticians. Diba? Puro all Filipino po. Dito lang yan sa Sydney, Australia. Yes. Ano yan? Sa Blacktown. Blacktown. Yes. Ay, ko dito, OG. Kaya pala sila gustong-gusto ng mga Pilipino doon at saka ng ibang lahi. Grabe daw humipo ang kamay ng mga Pilipino. Oh, hindi yung saglit lang. Oo. Talagang nakakahiya dahil talagang naghihilik ka. Saka tawag dito, na nalilinis talaga, Nay, di ba? Yung Pinoy style na facial, yung makikita mo yung mga naalis sa face mo after, ganun po ang style nila. Correct. Kaya mga kababayan po natin na nandito sa Sydney, ayan po, supportahan po natin ng sariling atin, e-beauty clinic po, ang ayan. All Filipino staff and Filipino-owned na beauty clinic dito sa Sydney. Siyempre nakilala natin kanyang mister na si Martin. Yes, si Papa Martin. Gwapong si Mike. Mga kababayan. Oh, at saka yung mami daddy ni Mike. At saka yung anak nilang pagkaganda-ganda. At syempre, kaya natin sila nakilala dahil kay Madam Cathy Amos. Yes. Kathy Amos. Ayan. Saka si Babu, maraming salamat. Yes. For taking care of us. Yes. Kulang yung 1 linggo natin dito. Oo, sa susunod. Ang tumanggap sa atin. Correct. Yeah. Pasensya na po sa mga hindi namin napagbigyan. Opo. Kami naman po ang hindi naman hihingali na kami sa sobrang busog. Hindi na maawat yung mga bunganga namin. Hindi na mapahinga. Totoo. Pero syempre, Loy, oo, at least naramdaman natin kung gaano kainit ang pagtanggap sa atin ng Sydney, Australia. Yes. Ng ating mga kababayan na naninirahan na rito at napaka-successful na dito, no? Oo. At saka, nakakatuwa na lagi silang nanonood ng OGDS show. Salamat po. Napakasalubong natin.
bunga nga pala ang daw natin, boses pa lang natin, nakilala na tayo dahil sa nakapanood din natin. Okay. At saka na hindi lang sa Sydney, Australia, kasi lalo na ng Filipino Fiesta, di ba? Ang dami mga Pinoy na from different parts of Australia, from Melbourne, from Brisbane, from Perth, na nagpuntahan doon para lang makihalubilo sa atin, di ba? Salamat po mga ka-updates! Yes, at syempre pa, maraming salamat din sa kung bakit tayo narinito dahil kay Francis Balagtas at kay Ma'am Marivica Aya Flores. Yes, thank you po. Maraming salamat, salamat po. Hanggang sa muli. At sa pamilya mo, Lloyd. Yes po. Thank you po kay Marvin at Josh. Thank you so much. At saka kay Chef Angel sa kuya ko sa pinsa namin sa Melbourne. Thank you po. At ito po uli ang inyong lingkod. Papausin OGB sa lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon! Dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing! Every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ay! Kinsika mo na! Dali! Nakakatuwa naman si Andrew. Ano? Bakit? Ay, syempre, masaya niyang natanggap yung kanyang silver play button. Diba? Yan naman ang isa sa mga, ano, inaabang ang achievement ng kahit parang sinong vlogger. Parang may inggit sa tinig mo. Eh, naalala ko po, Tito OG, noong lumaban ako ng track and field. Track and field? Mm-hmm. So, patakbuhan ito. Eh, ang tatay ko, hindi natuwa sa nakuha ko, samantala silver na yung napanalunan ko. Silver ang ating ang tatay mo naman. Ang galit na galit diba, sa akin. Pagkatapos ang gold, ikaw na, pangalawa ka. Yung arti-arti ng tatay mo. Bakit ba ganyan yung tatay mo, Diyosa? Kaya nga sabi ko, tatay, ba't niya ako kayo ganyan? Dapat nga proud ko yung sahanda, nakakuha ako ng silver. Arti ng tatay mo to. Sabi ng tatay, ay ganun bang hindi magagalit? Dalawa na nga lang kayo naglaban, silver pa ang nakuha mo? Nakakalaw. Tinigyan niya pa kita ng coach. Tinigyan pa kita niya sa ato ko. Madok si Dalolo yung naglaban. Kalaw kong marathon to. Kakaloka. Kaloka sa'yo, Diyosa.